Shot banana. Pangil sa pangil, sagbanga na! Pangil sa pangil, kakasaka ba pag nagsabayan? Pangil sa pangil, may karakas sa talastasan. Pangil sa pangil, kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas ng mga naatasang kataas-taasan? Hindi mo yan matatanggi, basang-basa na kita. Hindi naman kita papaiskuren sa bus na to! Walang pangil sa pangil na mapapanood. Bago tayo mag-start, parinig muna ng isang malakas na Let's Go Pangil! Let's Go! Let's Go Pangil! Let's Go! Isang malaking pasasalamat sa lahat ng aming mga sponsors. Una sa lahat, sa Ahon Mahirap. Kung walang Ahon Mahirap, walang pangil sa pangil, tandaan natin yan, Ahon Mahirap. Villanware, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Fortuny Advertising, Tokyo Grill, Aputure, Clickmatch, nahihingal ako, saglit lang. Pastry Vapors, Didi Nightclub, kung nasan tayo ngayon, at ang 188 Gili. Isa pa nga, Let's Go Pangi! Let's Go! Let's Go Pangi! Let's Go! Pangatlong laban ng gabi! Ha? Ginoo sa aking kanan! Magpakilala ka! Unico, 50 Hertz Beats. Ginoo sa aking kaliwa! Pakilala mo sa amin kung sino ka! Romano, 3GS. Yeah! Happy birthday nga pala kay Unico, ha? Tawa, Ibon. Nanalo ng coin toss si Unico. Pinili niyang mauna si Romano. Ikatlong laban ng gabi. Pangil sa pangil! Sagbanga na! Yeah. Go! Go! Dineg, dineg! Yeah! Sino mga pumusta dito? Taas kamay. Boss, baba mo na kantay. Taas kamay. Sino pumusta dito? Taas kamay. Tangina kung ganun, sabay-sabay kayong manood at manalangin. Kung ito'y suntok sa buwan, dapat dyan bugbog sarado pa sa akin. Kung tingin mo bumabaw na ako't na pag-iwanan, pwes lulubog ka sa lalim. Tandaan mong ako ang kuya at sumusunod ka lang sa akin. PSP gang! Yeah! Ba, gang! Yeah! Sino tong putang inang to? Parang kilala kita. Kilala mo pa ba ako? Di ba dati ayaw mo sa akin? Tas biglang agad ka ngayon sa basura, ano? Wala ka nang makain? Tangina, tinawag niya ako basura, squatter, addict. Hindi daw niya ako mamanahin. Pero yung estilo niya, bumebenta lang tuwing ako yung gagayahin. Yeah. Tangina! Tangina, bitch ko lang tong puta na umaasang dumikit. Pwes lunukin mo tong tamod ko na lumalapat sa bibig. Pansin niyo ba nagka-long neck at tumatalas mag-isip? Ganyan talaga pag nangungopya, humahaba yung leeg. Yeah. Aminado! Laban niya kay Sight Detalyado, sabi niya yun. Kala mo gusto kitang makalaban? Mukha mo. Sa 3DS, ang gusto ko sanang makalaban, yung kamukha ko? Ulol! Desperado ka nang tumaka sa pagiging average. Kaya hindi lang yung mukha, pati sulat, kinapi face! Oo, kopyang Romano! Isa pa! Oo, kopyang Romano! Kaya nga yung kasama ko ngayon dito, nung nakita to, imbis matakot, gulat siya, men. Sabay-sabing, pre,
Bakit ganun yung doppelganger mo? Hupak pa rin. 2015 version na Romano, hupak. Pero subok sa bara to. Pinagkaiba nyo lang, di siya supot kagaya mo. Ha? Manliliit na yung style nitong lulang na lalulang pinahama. Basic, ganto lang, kanyang tulang binabanat. May gatas pa sa labi, itong buwang, malabuwang tinataha. Etong batang walang muwang, makikita mo ang hinahanap. Tangina, ang tagal kitang hinahanap, kapatid. Tangina ako to, kapatid. Yung tagakatid niya sa camping. Proud ako sa'yo. Kasi ang lupit mo sa rap scene. Kilala niyo yung Haring Araw? Gayang-gaya niya mag-rhyme scheme after many, many years. Kopyang-kopya mo si Darwin, badang! Doon palang panalo na ako eh. Yo! Kaya ano yung wordplay mo? Ha? Ano yung wordplay mo na tayo magkapatid? Kaya, ano ba? Kaya tayo magkapatid, kaya, paano ba? Magkakadugo. Ay, sige, sirit na. Magkakadugo, sirit na, gago! Kung ganyan na mga bibitawan mo, patay ka sa akin, banuka! Wala ka sa PBB, kaya malabong hindi ka pakitaan ni kuya, ni puta! Ha? Kasi sandata daw niya wordplay, at yun yung pang self-defense ni Repa. Eh, ba't wala yung nagawa nung tutukan na ng lanseta? Ha? Walang kwenta! Tangina, walang binatbat sa akin itong pabibo. Ito purong lirisismo, walang bahid pang gagaya. Kung ikukumpara ko dito, lalabas kang back to zero kasi nga walang wala ka. Ikaw daldal ka ng daldal, wala ka namang silbi bumara. Ibahin mo to lang yaka. Pag binadibag kita, pati yung si Pibus kasama. Tangina, badibag, pati yung house. Yo, kasi para sa inyong kaalaman, si Endlok talaga dapat aking kalaban. Tama, boss? At ikaw ang pinalit sa bagay. Bago mapasang ayon ng engkanto, kailangan muna magbigay ng alay. At ang binigay na alay, ito. Munggo! Wala tong kwenta marinig. Gusto kong makalaban yung may sariling mundo. Hindi itong may planeta sa bibig. Utang inabasa niya sa plema, planeta. Ikaw talaga, Darwin. Kasi meron daw siyang planeta sa bibig. Puro kakatangahan. Buti pa yung bunga nga ni Nikki. Talagang may kalawakan. Bars, ha? Ano, hindi ka marunong magbasa? Tanga-tanga lang, di ba? Hindi mo yan matatanggi. Basang-basa na kita! Kaya malamang ano, mga sasabihin mo, tungkol lang sa drugs, career, pamilya, goes right, line, bite, height. Puta, sobrang meaningless. Sasabihin siya si David, ako si Goliath, o para makapagpa-hype, idadamay buong 3GS. Gamit na yung mga angulo na iaangulo niya sa akin. Paulit-ulit ka ngayon, sino nagre-recycle sa atin? Tangina ka, hindi ako ikaw, kasi ako si Romano. Pagbalik sa entablado, wala nang the please pag bumira. Ito'y malupet na manunulat at mabangis magkabisa. After ng battle na to, ipareview mo to kay J.M. Lopez. Yun ay para sa taragis na pabida. Para siya mismo magsabi sa mga tao kung paano kita pinanis, tangina ka. Round 1, Unico, let's go! Last battle ko na to! At wala yung nalong bogus. Pasensya na, feeling ko kasi sa battle rap, wala na nga akong purpose, game! Kamusta? Ang dami nagsasabi na magkamukha daw. Tangina mo, hindi! Ako kahit papano di mo masasabing ugly. Ikaw, tangina mo, mukha kang Haring Mangking Chubby. Pero di na para pakabain, similarity daw namin, malayo agwat kabagot na. Ang mas dapat talakayin pagtalikod mo kay J. King nung nakulong siya. Ang kapal ng mukha na ito, pangaralan si Harlem. Pinabayaan daw si Juan Tamad nung panahong alanganin. Pero nung nakulong si J. King, nasa ng kanyang katandem. Sa takot mong madamay, di mo man lang nagawang dalawin. Kinalimutan niya si J. King nung kailangan ng karamay. Di niya kasi inasahan na may puputok na kanta yung tao, kaya bigla siyang nagbabay. Ngayon, para magka-gigs kay J. King nakikibagay. Ulul, kung wala kang ambag, wala kang karapatang makitagay. Nung karir ni J. King ay na-deads, wala siyang pakialam. Ngayon, si J. King meron ng breads, gusto niya ng makijam. Si J. King, yeah! Si J. King ngayon, palaging main guest,
hanggang sa TV, mga tiyong. Ang laki ng tinalon. Ikaw kung di pa dahil sa beef na ginawa ko dati, di ka papapansin ng PSP ngayon. Ngayon mo ako yabangan na ako lang yung makikinabang sa laban natin, palubog na rapper. Kung parehas tayong uminto, pero ako kahit uminto, pangalan kung maririnig mong dinadamay sa mga battle. Kasi nga daw yun ko, paano mag-wordplay? O total, last battle ko na to ha, gaganti lang ako dun sa mga tumira sa akin. Tangina mo bagsek! Tangina mo poison! Tangina mo saki! Tangina mo pistol! Ngayon ano? Sino ba bang tumira sa akin? Sige ano, labas ngayon! Sino ba? Lanseta? Sino ba yun? Malakas ba yun? Gago! May tugo sa sahig na aagos, lulugod to sa dami ng galos. Las battle ko na to at titiyakin ko, las battle mo na rin pagkatapos. Ngayon sabog, kanyang panga, pagkat tinanggal ko yung angas. Kung totoong kambal kita, ikaw yung kambal ko na malas. Ha? Ano? Kahit kailan di kita ginaya, huwag kang babida dyan bumuka. Wala akong record ng joke, hindi pagsipot sa battle, at kahit kailan di ako nagdroga. Pero tropa, kamusta na nga pala yung business mong longganisang askal? Balita ko, pati si Pibos na pabili, ang bangis-bangis nun. Di niya alam yung sinasawsaw niya sa toyo, may galis-galis yun. Sobrang daming flavors na pagpipilian. Talagang yummy mga lasa. Meron ng spicy pulgas, meron pang crispy garapata. Pero tama na patawa kasi. Tignigan daw bakbakan pang pitpitan lang kailangan kung hindi ay mabibikti ka. Siksikin ang mga barang panggilid sa katapatan ng hindi mag-iisip ng madiin ay mabibiktima. Tiniis ko na tawanan na aking estilo na tangan madikit sa iyong galawan. Sabi tinupli ka lamang at hindi ako naiiba. Kaya hiningi itong laban na maisa katuparan na makita ka ibahan at malinis ang pangalan. Maalis mga parata, makamit ka totohanan na mali yung kumpara. Pagkat dito sa larangan ay unique ako't nag-iisa. Round 2, Romano, let's go! No! Walang diin, mga banat! Ang sarap na itong basagin, huwag mo nga akong daragin! Tamang kakambal mo, malas kasi mamalasin ka sa akin! Utang ina, ayaw pa nga ba mag-setup? Yung suntok, wala naman tindi to. Tinawag mo pa akong palubog? Hiyang-hiya naman ako sa pisngi mo. Ala, boring! Sobrang boring ang katra! Mga galaw ang panlampa! Tangina, sobrang flexible na i-apply mo pati yung verse mo sa kanta. Game? Game! Sa pa, game? Game! Yo! Two-liner ko, easy to get. Yung punches, sobrang bilis lumanding. Samantalang wordplay niya bago nyo mag-get? Utang ina, punta muna kayo sa parking! Kasi par, king to, wag mo na ituloy. Yan yung mga linyang ginugel niya. Tang ina ka loser ka. Hindi sapat sa akin tong parking, baka pwedeng dagdagan kahit tuper pa. Tang ina kasi par, king to, ulol. Pauso mo, sakit sa ulo, dapat dito i-headbutt. Kung wala sana yung parking mo, walang lunin na setup. Yo, kung wala sana yung parking mo, walang lunin na setup. Isa na namang wordplay mo ang guloid. Kaya style niya na balasa. Paano Apex daw yung idol, pero Apok yung ginaya, bano! Ha? Kaya sa battle, sobrang GG. Ito'y bonus round lang na upo. Tang na dinaig ka pa ni Christy. Laging may bagong paulo. Wordplay niya sobrang easy. Lakas lang makauto. Habang two-liner ko parang PT. Dalawang linya kaya nang makabuo. Tang ina! Kasi siya si Unico. Sandata niya, word. Sandata niya, word. Words of God. Kaya talaga magre-react to. Utang na ka, bibito ka ng Bible verse, tas gusto mo, ire-rebat ko? Paano kung mag-judge si Jesus? E de, minus points ako. Pangina! Kaya wala na akong pake. Kahit i-down niya pa ako sa battle at sabihang addict sa post. Tandaan niyo ang taong nagpapakumbaba, ang siyang inaangat ng source. Source, ano? Kuha na. Ha? Isa pa? Ano? Inaangat ng source, ano? Kuha na. At speaking of Jesus,
Alam niyo ba nung ginawa ni Papa Jesus kanyang baba? Ang lakas ng kanyang tama. Kwento siya ng kwento, kaya masyadong napahaba. Takina, kaya sa tuwing kaarawan ni Baba, nagiging katatawanan. Paano sa mukha niyang hugis mo, hindi matawag na kaarawan. Ah, kaya pustahan, pustahan. Sa battle, tatlong engel lang kaya niya gamitin. Bakit? Kasi mukhang pizza ka. Tapos yung suntok, ang tagal dumating. Anong pizza na? Ah, alam mo kung wala yung mukha mo? Alam mo kung wala yung mukha mo? Puro love lang sana. Walang triangle. Putang ina, nakakawangbu. Tingnan niyo naman kasing mukha nito, tatsulo. Parang kanta ni Bamboo, fuck you. Ganyan lang mag 1-2-1-2. Pero pamatay bawat suntok, ito ay one hit bag. Tumama, lutang ka, tila na Stampede Brad. Original sa peke, ito YG blood. Ikaw laging lag, bagsak mo matik rag. Kasi sabit ka lang, parang punching bag. Ha? Speaking of punching bag, alam mo gagawin kitang punching bag. Kaya kay GL nagpaturo lahat aalamin. Pati kagrupo niyang damuho aking papatayin. To hanggang dulo di natuto sa takdang aralin. Kahit dumikit ka sa guro ay bagsak ka pa rin. Kasi sa mga hindi nakagets alas 4, grupo ni Leon. Samahan ng mga BLG na may tiram bitin. Ano, tumama hiling? Walang sinabi yung alas 4 sa tulad kung hanggang alas 6 ng umaga gising. Takina, noon pa lang alam yung malakas na akong dumurog. Lahat dudurugin, pauusukin at uubusin ko. Ultimo yung JD, paakyatin mo dito at pagugulungin ko. Mananatili itong tigas ulo, brasuhin man ang kabalikat. Hindi ko yan didibdibin, paa man ay magpantay sa hirap. Teka ulo, braso, balikat, dibdib, paa. Hindi yung simpleng balatan. Pinapakita ko lang na sinasalita ako'y kaya kong pangatawanan. Ha? Kaya yung grupo nilang alas 4, baduy. Kanyang repping sobrang weak, Brad. Puro nega dyan ang feedback. Bago mapunahin Pasko, dapat ready ka mag-iprap. Ikaw putang naka-INC ka ba talaga? Eh ba't mukha kang Methodist na hip-hop? Kung gusto mo ng malupet na laban, ibigay mo sa akin yung ghetto priest ng flip-top! Tangina na kolaw ko yung pari ng tugma. Mayabang na ba ako? Kung ganon, pasensya na. Tao lang. Malamang ako'y sabihang ambo, pilingero, gago yan. Idawit ko man sa si Looney sa battle, huwag ka na makipagtalo man. Kasi di ba panalo na siya sa korte? So ano pa kaso dyan? Wala nang kaso dyan, ang kaso lang. Kung tingin mo kaya mo ko, ano ka nagpapatawa? Pwes loob ko'y di mo kayang kuhanin. Ako kaya kong kunin kiliti ng masa, madali na lang yan sa akin patawanin. Jokes mo, baduy, jokes ko, creative, kaya mahirap basagin. Alam kong iba ka unique, pero unique, di mo alam ano pinagkaiba natin. Kasi ako, malatima, mukha niyang individual greatest comeback. Buong team ang pinasan. Sa do or die na laban, determinasyon ko'y di mo kayang tapatan. Galaw ko'y veterano moves, hindi mo malalampasan. Alam mo lang kung paano sasabay, alam ko kung paano lalamang. Round 2, Unico! Let's go! Paano si Eta bang buo? Yo! Noong nakaraan na... Shhh! Huwag ka maingay, pangit ka. Yo! Noong nakaraan laban niya, nirime niya yung latest sa The Best. Kapag nagsasalita ka, tangin ng tubarang gago, yan ba yung malupit na veterano? Takot na takot matalo! Tangin na man! Tangin na! Tangin na, tignan nyo naman! Nandidistract pa. Di pa ako nag-uumpisa mag-round, umiiyak na. Ay. Buhay, gago! Yo! Noong nakaraan laban niya, nirime niya yung latest sa The Best. Tangina is light rhyme. Idol! Alam mo bang yung latest, pwede mo yun i-rhyme sa greatest, sa same sex, sa tigit sa lahat. Pwede mo yun i-rhyme sa Apex. Di ba binoto mo si Apex? Tanginan to. Pero wag kayo. Kasi may tumatak ka na linya. Motivational, sabi niya. Oo! Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ako yung dahilan kung bakit nakapagtapos ng pag-aaral yung asawa ko ngayon. Boom! Sinumbatan yung asawa niya sa stage! Tanginan. Nakapag-abot ka lang ng pamasa. Nakapag-abot ka lang ng pamasahe pang araw-araw. Feeling mo yung babae na spoiled pa niyan. Malamang pag-aarali mo talaga yun. Nabuntis mo, 17 years old pa lang.
Kala mo naman talaga nabigyan niya na ng buhay na maayos. Malaman-laman ko, high school lang pala yung tinutukoy niyang natapos. Gago! Bakit? Pagtapos mo ba pag-aralin yung asawa mo nun, yung buhay, naging happy-happy ba? Eh di ba siya naman yung kailangan kumayod nun? Kasi kung hindi, yung buhay niyo magiging miserable na. Ako di ko na kailangan ipag-iabang na pinagtapos ko ng pag-aaral yung asawa ko sa harap ng kamera. Alam mo yung flex? Di niya na kailangan magtrabaho. Bayad pa mga Shopee niya! Yeah! Kaya wag mo akong aangasan kung yung buhay mo basahan. Ikaw lang yung kilala kong Romano na yung chinela si Spartan. Gago! Sabi niya kay Kripli, oh. Sa flip top, ikaw yung pampromo kasi lagi kang sinasale. Promo! Sale! Nasabihan ka na bang Banumag wordplay? Nang Banumag wordplay, ayok ka! Dami na! Naisip mo ba, boy, kung gaano yon ka walang kwenta? Ginawa mong sale, imbis na sale, ayan tuloy, hindi bumenta. Punyeta! Pag bumabanat yung kalaban, lagi pa nang gugulo. Sumisingit at nandidistract. 15 years ka na sa laro, wala ka pa rin professionalism sa battle rap. Professionalism sa battle rap. Nagsasalita ka kahit di mo oras. Kadiring taktika yan. Hindi porket natalo ka sa batas, pwede ka nang umapila dyan. Doon pa lang, magkaiba na tayo. Malayo agwat pag pumapatay. Nakilala kang sumasabat, nakilala akong sumasabay. Kaya ngayong ako na yung dumali, huwag ka nang umasa na bumawi. Magsisisi ka ngayon kung bakit dito ka pa sumail. Time! Round 3, Romano, ang init ang laban, let's go! Yo! Pinuna pa ako sa rhyme scheme at pagmumulti. Huwag ka masyado dun mag-focus. Hiyang-hiya naman ako sa binitawan mong purpose na ni-rhyme mo sa obvious. Saka na neto, gago eh. Putang ina neto, yung post naging post, so gagayahin na lang kita. Ito on the spot, tanga. Pahiya ka sa mga tao ngayong in-expose kita. Tangina na ito eh. Tapos, tangina, dinamay pa yung tungkol sa asawa ko. Bakit ka bumibitaw ng ganon? Wala ka man lang bang alam, tanga ka, na 2 taon na kaming hiwalay nun? Gago nito umanggulo eh, no? Kahit siya, hindi magigets yun. Tangina, nabuntis ko daw, 17 years old. Gago ka ba, Chong? Kailan pa naging 17 years old, eh third year college na siya nun. Ala talaga? Ha? Putang ina. Siya pa, game? Yeah! Dinamay niya asawa ko, ha? Dami ko rin asawa niya. Ano ko tayo? Yo! Pag-usapan naman natin yung misis niyang si Esperanza B. Lopez. Misis mo yan, di ba? Hi, Esperanza. Putang ina ka! Kaya bayaw, ay kapatid, baka pwede ko siyang kalabitin. Yung daddy niya, wala namang issue, pero ang sarap palakihin. Palalakihin at ang issue, supot ka pa. Kaya masyado siyang horny. Yung puki niya, oh ye, ipapasagpang ko kay Boss P. Oh, wait. Kaya Boss P versus Esperanza, sagpangan na. Boss! Sagpangin mo! Tangina, alam nyo ba nung pinutok sa mukha ng asawa niya yung tamod kong lasang ubas? Nagmukha siyang deboto ng Nazareno, higpit ng kapit sa pamunas. Iiyak to sa akin hanggang bukas sa sandahilan dahil lang sa issue mong pagnanakaw. Kaya siya ang naluuban. Naipit sa sitwasyon, kaya nga naputukan. Kaya ikaw, galingan mo. Kasi proud na nanonood yung nanay mo. Ayun o, yung nanay mo. Wala na nga pala tong nanay. Patay tayo dyan. Tapos paparatangan mo akong adik. Aminado. Minsan ako naligaw, walang duda. Pero nakatakas na ako sa adiksyon. Tumingin ka sa mga mata ko, wala nang dusa. Sasabihan mo akong adik. Pwes iiyak sa akin tong anak ng puta. Mas okay ng inain ng sistema kaysa sa nanay mong inain na ng lupa.
Oo, yung oo, nadamay ko yung mama niyang kinain na ng lupa. Malamang magtatanim na yan. Ha? Di ba after mamatay ng nanay mo, sumunod naman yung lola mong kirida? Sunod-sunod na mamatay sa inyo ah. Karma na yan. Kung tingin mo pagsubok pa, mali ka. Walang condolence. Wawa sa akin ko tong pabida. Sa bagay Lopez nga pala to, kaya paubos na kapamilya. Okay din yung pamilya nyo eh, no? Sa langit nagre-reunion. Takina, speaking of kapamilya, di ba pag nakaramdam tayo ng kapamilya, ang tawag natin doon, lukso ng dugo. Luksong dugo, tama? Kaya nga bigla ako napahaha. Paano daw pag yung hayop na to nakaramdam? Tawag niya daw doon, luksong baka. Putang ina, luksong dugo, napunta sa luksong baka. How dare you? Sarap pa kainin ng ama ko. Nadamay pati baka. Kau talaga ang tanga mo! Ha? Pwes batang 90s to, kaya malamang gets nyo. Tumatakas sa tanghali kahit sa pawis mga moy. Tara laro! Kaso delikado na to sa laro, tila na laro niya ay apoy. Ngayon dito, ikaw ang taya at buburuhin kita, boy. Pinaabot mo pa sa luksong baka? Naging talunan ka tuloy! Ah, kaya saludo sa lahat ng liga sa Pinas. FRBL, Rapolo, salamat sa pagbubukas niyo ng kandado. Pati na rin sa Pulo at Motus, dalawa sa liga na pandayo. Habang tong Norte Suprema, kulelat. Paano sa pagre-recycle, kinukonsinti kayo ng gago na tuwing ang mga taga-bagong silang pero wala silang bago? Takina. Pero sa bagong... Ha? Takina! Pero sa bagong silang, para daw tong si TJ manutok. One time, napatrobol, may rest back agad. Kanya mga day ones, iba. Isang post lang, may nadating na. Paano kung minayday mo pa? Putang ina, parang TJ manutok, bugok. Baduy ng gameplay, di ba? Yan na ba yung A-game? Parang lyrics ni JK, talagang nakakaputang ina! Ha? Ako, simple lang ako sumulat. Pero yung mga linya ko, matalas pa yung kay Blacksmith pag nakuha. Kung ito'y Street Fighter, ikaw si Sanggi, paikot-ikot lang laro niya. Ibahin mo ko, kapatid! Kapatid! Sa akin ka umastang Black Sheep, Jack! Iyak tong puta! Humanda at gagawin kitang kaldaretang tupa! Ha? Sa kabilang kuya, para lang magkaroon niya ng dileg, ako na mag-iigib patunay. Huwag kang biglang pipikit, katawan mo'y didikit sa hukay. Ngayong Romani nagbabalik, maraming bibilib sa husay. Unique ka lang, legit ako, at wala nang hihigit sa tunay. Round 3! Unico! Let's go! Nung laban nila ni Gerald Bato sa sunugan, usapan, walang damayan ng pamilya, di ba? Yun yung napagkasunduan niya ng tao. Pero nung mismong battle na, dinamay mo asawa at anak niya, napaka-traidor mo, gago. Tapos, dadahilan mo, kesyo nakalimutan mo, kasi last week ka na sumulat. Ulul, ang sabihin mo, ang nakalimutan mo, paano maging lalaki kausap? Kawawan, Gerald Plinastic! Ang galing mo, Brad, napasaludo ako sa'yo. Basta talaga, adik, gagawin lahat, makapagpagulong lang ng bato. Di ba, usapan natin yan, wala rin damayan ng pamilya. Pwes eto, masarap to. Kasi ako namang gagawa nung ginawa mo kay Gerald, tignan natin mararamdaman mo. Game! Game! Kamusta si Ate Juana? Balita ko, yung relasyon nyo bumalikwas. Adik na adik ka daw kasi masyado, panay shabu yung bigkas. Di mo na daw kaya bisyo mo, kaya lumagay siya sa ligtas. Kaka, batak mo ng batak yung relasyon nyo na pigtas, ano? Pati anak nyo, kinuha niya, nakakaluha ba, patay? Si Ate Joanna, may ibang Joanna, aray! Ano nga? Ha? Ano nga sabi mo kay Gerald ba to? Feeling baby ama siya, di naman siya ama ng baby niya? Yung ba yung pinagsabi? Kamusta yung anak mo, pre? Wala sa yung tabi. Ikaw nga yung tatay, di naman ikaw kikilalaning tatay paglaki. Kaya ano? O ba sabihin, si Unico, di rin lalaki kausap kasi nandamay din sa laban. Malaki kaibahan.
Ang dinamay niya, pamilya ni Gerald Bato, nasa loob ng tahanan. Ang dinamay ko, di niya na pamilya yon, di niya kasi nagawang ingatan. Kaya ano? Oo! Nahirapan ako maganda sa labang to, yun ay aking aaminin. Sa umaga, habang nasa opisina, nag-iisip ng mga pwede kong sabihin. Sa gabi, di ko malakasan yung boses ko habang nag-iinsayo. Kasi natutulog yung mag-ina ko, baka magising. Pero ang sarap sa pakiramdam na habang ginagawa ko to, nakikita ko pamilya kong buo at masaya sa aking feeling. Kaya ako! Guys, iwalay! At masaya sa aking feeling, kaya oo, noong mga nakaraan laban, ako'y natalo, natabunan, kinapos, sorry na. Pero ngayon aahon sa kangkungan, parang Josh, Mojica, tangina. Bakit ba kasi sumali to ng pangil sa pangil, ang kapal naman ng iyong mukha? Paano to makikipagsagpangan sa akin na hindi nga tumakang uya? Papaulanan ko to ng sunod-sunod na suntok. Para sol, pre, talagang wasak kumpiyansa mo. At kung gusto mo pa ng more, kaya ako na rin maki-imbalsa mo! Di ako maiilang sa'yo. Kahit umabot pa tayo sa physical, at tulad nung nangyari sa inyo ni Saki, ako'y papalag pa rin. Saka wala naman akong pakialam sa tulak-tulak. Di naman kita, Papa Iskuren, tapos na to! Tapos na to! At alis na rin ako sa battle rapper mo. Ang hindi kayo sa akin, dapat mag-goodbye. Mukhang mas dapat kayo magpaalam kay Romano kasi siya yung namatay! Bibigyan muna natin ng ng 2 minuto yung mga judges para makapag-isip. Kasi ang dikit ng laban, saglit lang ha. Grabe, sobrang lakas tong battle na yun. Kung ako masusunod, tabla yun eh. Kung nagustuhan nyo nga yung battle, isang malakas na Let's go, Pangi! Let's go! Let's go, Pangi! Let's go! Sobrang dikit, tinanong ko sila lahat. Sabi ko kay Mot at kay MZ, huwag sila mag-usap kasi magkaibigan yan dalawa. Ang boto ng Murado, mananalo ng 30,000 pesos bonus. 3-2 para kay Romano! Yun, gusto ko lang mag-shoutout siyempre sa Kubo Manila, kay Boss Jay Bautista, maraming salamat boss. At siyempre kay Boss P sa pagkakataon na binigay sa akin kasi hindi niya ako bibigyan ng laban. Hindi ko may papakita kung ano pa yung kaya ko. Shoutout sa Hypebeat, kay Boss Benji, kay Butchoy, sa JRP, kay Boss Rens, kay Boss P, TK Connection, Branded, Antec TV, kay Ren Balasubas, sa aking chef ng Biskaya, mga tropang Dagupa kay DK Ron, Asian Bites Takoyaki, Baleng Kurbada ng Aurora Isabela, kay Sasa, Mrs. ko kay Bella Garcia, sa siyempre 3GS, Kabanatuan, Nueva Ecija, salamat. Yo, what's up? Mot nga pala to. At bago simulan itong pag-judge ko rito, gusto ko muna magpasalamat sa PSP at kay Boss Peeps para sa pagkonsidera sa akin sa lineup ng mga maghuhurado rito ngayon. At syempre sa lahat ng bumubuo, lahat ng mga sponsors. At yun, itong battle ay Romano versus Unico. Para din sa marami at sa mga kapwa ko judge, ito yung pinakadikdikan na battle. So, ang una bumanat si Romano nung ang una niyang angulo dito yung tungkol sa pangungopia sa mga panggagaya daw ni Unico. Tapos may laro siya na ganyan talaga mga nangungopia, humahaba yung leeg. Nalaro niya rin yung copy face kasi yun nga magkamukha daw sila. Tapos meron din siyang banat na wala tayo sa PBB kaya papakitaan ka ni Kuya. Kasi yun nga parang yung opinion sa kanila ng mga tao magkamukha sila. Tapos, solid din yung ender ni Romano kasi yung sa utol ni Unico na may YouTube channel na nagre-review ng mga battle sa Fliptop at sa iba pang liga. Yun, parang sinabi niya na ipa-review mo to sa utol mo. So, solid yung round 1 ni Romano na yon. Kay Unico naman,
ang matumatak sa akin yung mga angulo niya tungkol kay J. King, na yun nga sa pagkakulong ni J. King na ito si Romano na kasi nawala daw, tapos nai-reference niya pa yung hit song ni J. King na Tagay, tapos may banat din siya doon na solid na naitawid niya sa papunta ng kung kailan na may bread, kung kailan mo nagkaroon na ng breads gusto na makijam, kasi parang yun bumabalik na ulit. At nag-call out din siya doon sa mga nandamay sa kanya sa mga recent battles, yan gaya nila Poison, Pistolero, etc. Kaya yun, solid din yung aggression niya doon kasi talagang parang gigil siya na binalikan niya yung mga yun. Tapos may banat din siya na yung tungkol sa kamukha, nagamit niya rin yung tungkol sa pagiging kambal, parang nabanggit niya ako yung kambal mo na mal, ikaw yung kambal na malas. Parang ganun. Tapos yun, mga langgunisa joke sa mga side hustle ni Romano. Mga langgunisang askal daw. Tapos, maganda rin yung rhyme scheme niya na Ender, na nilaro niya sa Unique, sa pangalan niya na Unique. Yun. Pero sa punchline count, para sa akin lumamang sa round 1 doon si Romano. Ang tara ko kay Romano doon, nasa 10 para sa akin yung lumanding. Samantalang kay Unico, meron lang siyang 7. So yung round 1, ibibigay ko kay Romano. Sa round 2 naman, nag-rebat si Romano tungkol doon sa kambal na malas. So parang binalik niya, oo, mamalasin ka sa akin. So malaking puntos din yung para sa akin. Tapos inanggulo niya na yung parang minamak kay Unico na parking na wordplay. Na ilaro niya, itawid niya sa 2-pair, mga ganung wordplay. Tapos meron din siyang PT, dalawang linya, kaya makakabuo. Tapos dito niya na rin pinasok yung mga addict jokes na tinawid niya papunta kay JD, kinall out niya si JD. Tapos yun, nagkataon din na yung round ender ng round 1 ni Unico tungkol din sa Unique na wordplay na gamit din ni Romano yun sa round 2. Yun, kaya solid kasi parang coincidence. Pero yung round 2 naman ni Unico, ang ganda kasi nung pasok niya nung una, nagkaroon siya ng freestyle tungkol sa mga pagsabat-sabat ni Romano. Tapos yun, meron din siya mga asawa jokes, mga comparison. Tapos meron din tumatak na Romano ka pero yung chinelas mo Spartan. Tapos meron din yung magkaiba yung sumasabat sa sumasabay. Yun, ang ganda nun. Para sa akin, mas well-rounded sa round 2 si Unico. Tsaka angle-wise din, kaya bibigay ko yung round 2 sa kanya. Sa round 3 naman, dito na yung pinaka-gahibla lang talaga. Nagrebat si Romano ng tungkol sa asawa. Yun nga, kasi sana unang angulo ni Unico sa round 2. Tapos nagkataon din na may mga asawa joke siya na nakalagay na mismo dun sa sulat niya sa round 3. Tapos may mga savage angle siya dun na talagang dinamay lahat. Meron siyang laro na yung Lopez, paubos na kapamilya, parang dinamay niya yung mga pumanaw na kaanak ni Unico. Nalaro niya rin yung luksong dugo, luksong baka papunta sa talunan. Tapos yung lugar ni Unico na Bagong Silang, na nagtayo daw doon ng liga, mga taga-Bagong Silang, pero wala silang bago kasi yun nga, parang kumbaga hindi nag-step up yung game nung binuo nilang liga doon sa lugar nila. Maganda rin yung laro niya doon. Tapos solid din yung ender na wala nang hihigit sa tunay, kasi parang yun, doon nanggaling siya sa ender na mga unique-unique na wordplay. Pero yung round 3 ni Unico, yun din nagkataon na meron siya mga addict bars, mga angulo na damay asawa din, nagkataon ulit. Tapos may pinasok siya ng mga wordplay na bata ka ng bata, kaya yung relasyon nyo na pigtas. Tapos meron din siya mga broken family angles. Tapos ang mas kinaganda para sa akin ito kasi parang may mga comparison siya na kahit ganito yung pamilya ko, ganyan-ganyan mas buo. Parang yun, may mga drama shit na gano'n na para sa akin mas lumanding. Tapos meron din siyang angulo na tungkol sa pagtulak-tulak, kumbaga nakapaloob na dun sa rounds niya. Sakto nangyari rin kasi medyo nagkainitan sila, nagkatulakan sila. So yun, coincidence ulit. Malaking puntos yung para sa akin kahit nagkataon lang, kumbaga yung placing niya na nilagay niya dun sa round 3 niya yun. Solid yun. Kaya double point sa akin yung mga angulo na nagkataon na yun. Kaya lumamang para sa akin ng konting-konti dun si Unico. So round 1 binigay ko kay Romano, round 2 and 3 binigay ko kay Unico.
2-1, Unico. Personally, Battle of the Night, Romano versus Unico. Ayun, ang dami rin na lang punchlines talaga. Siguro, personally, lumamang si Romano sa ano, hapde ng lines at ano, tama rin yung ano eh, yung angle niya kay Unico na masyadong maraming filler si Unico eh. Yun yung nagpatalo sa kanya dito. Although yung round 3 niya feeling ko mas masakit yun, pero mas marami na pasok si Romano eh, dahil yun nga si Romano yung punch niya boom boom, parang haymaker after haymaker eh. Sa rebat tingin ko halos pantay lang sila, pero yun, overall sa rap skills medyo pantay, pero content sa brutality, sa ruthlessness, kumbaga sa maraming power punch, kumbaga sa boxing, Romano. Yun, Romano versus Unico. Siguro sa event na to, ito ang pinakamalakas na laban, pinaka-close fight. Actually, bago namin i-judge to, parang nagsabi ako kay Kuya Phoebus na bigyan mo kami konting time para ma-breakdown yung mga ni-notes. Kasi sobrang dikit para sa amin. So, round 1, ang ginawa ko kasi ditong ano, alam kong si Unico kasi ang laro niyan wordplay. Si Romano may pagka-aggressive na mga ganun din, nagta-try. Tapos nag-try siya ng mga style ni Unico. So round 1, sobrang dikit. Halos tabla to sa akin. Para sa akin, halos tabla. Siguro lumamang lang ng konting-konti dito si Romano. Pero talagang halos tabla yon. Then round 2, pinigay ko yon. Parang yung round 1 nila parehas malakas, then so pagtapos nung round 1 ni Unico, yung sabi ko titingnan ko yung round 2 nila kung sino yung lalaylay o mas hihigitan yung round 1 kasi parehas malakas eh. So para sa akin sa round 2 mas nangibabaw pa rin si Romano, mas solid yung mga naging atake niya. Then si Unico meron pa rin mga panggulat talaga na lines pero hindi naging sapat. Kasi mas, yun nga, tulad na sabi ko, mas binilang ko yung mga naging remarkable lines sa akin nandito. So yun, round, tapos round 3, parang nag-stick si Romano sa isang angulo. Yung, although may maganda siyang rebuttal sa umpisa, pero parang naging brutal siya sa family. Parang ganun lang yung ano niya. Then, although may smooth siya na ender, pero yung round 3 ni Unico ang pinakamalakas niya sa lahat ng rounds. So round 3 binigay ko yung kay Unico. Pero ang boto ko, round 1, round 2, Romano. So round 3, Unico. So ang boto ko is Romano. Pero sobrang dikit yun. Kung papanoorin nyo, yun. Yo, MZite nga pala to, isa ako sa mga judges sa battle na to. Siyempre salamat sa PSP sa pagtitiwala. Etong laban na to, sobrang dikit. Kunting disclaimer, magka-grupo kami ni Romano. Pero ginudge ko siya ng patas at walang halong bias, di ba? So, ayun. Round 1 pa lang mainit na halos pantay yung round 1 nila. May mga ibang tumatak sa akin, yung kay Romano, yung kuya sumunod, yung parang yung pagkumukopya, humahaba yung leeg, ganyan, yung copy paste yung ganyan. Yung doppelganger niya daw, hipak, yung PBB si kuya ganun. Then yung kay Unico naman, yung kay J King Angle, yung ganun. Yung kung wala kang ambag, hindi ka pwedeng makitagay, ganda rin noon. Yung breads, makijam. So, ang dami rin notable na linya ni Unico doon. Same energy, same delivery, consistency nila pareho sa round 1 na yon. Ang ganda, magandang panimula ng battle. Pero yung round 1 para sa akin, nakuha ng konti ni Romano. Then yung round 2 naman, yung kakambal na malas, ganyan, yung rebuttal ni Romano. Then yung palubog yung pisngi, ganyan. Yung parking, PT, linya, makabuo, ganun. Pero yung round 2 para sa akin, nakuha yun ni Unico. Lumamang siya ng konti din sa round 2 na yung ano, takot matalo, sumasabat, ganyan. Kasi nung part 9, ayun yung medyo parang nagsasalita si Bayo Romano sa rounds niya. Then yun nga, yung maaga na buntis, yung bayad yung Shopee, yung flex niya. Romano, yung chinelas, Spartan, kulit noon, yung sale, yung sale, di bumenta, ganun. Ganda noon. Para sa akin, nakuha ni Unico yun, gahibla yung round 2. Then round 3, eto na yung parang pinaka naging deciding factor para sa akin. Ang ganda ng round ni Romano.
maganda siya yung nauna sa battle, di ba? So yun, yung purpose, yung ano, sali, yung ganda ng rebattle siya na inanggal ni Unico yung asawa niya, then hiwalay na daw sila 2 years na. So medyo ano yun, parang ganun na Lopez, paubos na yung pamilya, paubos na yung kapamilya, yung luksong baka, naging talunan, bagong silang, wala silang bago. Yung ganda rin nun, ang ganda nun. Then yung kay ano naman, yung round 3 naman ni Unico, yung about kay yung kay Gerald Bato, yung dinamay yung pamilya, ganun. Ang ganda. Tapos yung sinabi ni Romano na yun nga, hiwalay na daw, ganyan. Then, ayun naman yung naging topic ni Unico. So para sa akin, binoto ko dito si Unico. Siguro naging preference na lang kung paano nila tinapos yung rounds nila para sa akin. Para sa akin, mas natapos ng maayos ni Unico yung rounds niya. Yung round 3 niya, mas maganda niyang na-execute. Sunod-sunod yung punchlines. Hard-hitting. Yung iba maganda. Hindi naman talaga tipong masasabi natin haymaker, pero decent, maganda. Maganda yung pag-landing ng punchline. Para sa akin, dun lumamang si Unico sa pagkakasunod-sunod ng mga punchlines na yon. Kasi bilang battle rapper din, nagsusulat din kami. Iba yung difficulty na gumawa ng mga gano'n, tapos magiging effective sa mga crowd. Though si Romano, marami nga din siyang magagandang linya nung round 3. Yun nga lang, may gap doon. Yung kay Unico, sunod-sunod. So para sa akin, binoto ko si Unico, pero congrats pa rin, Bayo Romano, sa pagkapanalo. At ito naman, no, yung kay Romano tsaka kay Unico, grabe itong puki ng inalabanan na to, no? Yung parang ginagaya mo yung mukha mo, ganun, puta na. Humahaba ni leeg mo, kakakopya, puro copy-paste. Tama yung sinabi ni Mot kanina, eh. Diba? Kumbaga, batang walang ano, muwang. Ako ang hinaharap, kumbaga, parang utang ina. Nangongopya, parang kinukopya kasi ni Unico yung personalidad nito ni Romano. Kaya parang ganun ang pinapamukha niya na kinang ina mo, lahat ang sinasabi mo nang galing sa akin yan. Ito naman si, ano, si Unico, utang ina, ang galing din. May pera na si J. King, parang pinapamukha niya doon na si J. King, ano, may narating na. Ito naman si Romano, walang narating. O baga, di ba, pa, crispy garapata ba yun? Sabi niya doon. Pumalag din ito si Unico talaga. Maganda yung binanat niya rito, eh. Hindi ko na ako magdadagdag kasi magagaling naman kayo magkomento. Sa inyo na lang, kayo na lang magkomento. Basta ako judge dito. Wala akong pakialam sa inyo, no? At yung sa round 2 naman, maganda yung rebut ni Romano dito. Grabe yun. Dagdagan pa natin, tropper pa. Diba? Napikon dito. Nagkatulakan, di ba? Talagang kala mo magsusunto ka na, pero wala rin. Hindi naman nagsapakan ng mga tarantado. Nagpapakumbaba, inaangat ng source. Di ba? Sabi, pizza. Pizza ka. Ang tagal na dumating. Anong pizza na? Para, di ba? Parang ganun yung sinabi niya. Tapos binanggit niya si JD. Puta. Papaguluhin ba yan? Ewan ko, something na. Basta magaling yung banat doon ni Romano. Pukinang inang laban na to, talagang. Pero naibalik naman to ni Unico. Etong round 2 na to, para sa akin, kay Unico ko dito, eh. Pukinang ina. Diba, veterano, lahat takot. Parang umiiyak na. Parang sinumbatan niya dito, eh. Asa stage. High school na. Tinapos. Tapos sale, dapat sale, di bumenta, dito pa sumali. Parang kinumpara niya yung sa sale, tsaka yung sale. Pasensya na kayo kung hindi ko gano'n siya mapaliwanag, grabe. Pero ano to, kayo na po ang maghusga din. At sa akin naman talaga lamang na lamang dito si Unico. At pagdating naman ng round 3, lakas ng rebut ni Romano dito, no? Talagang yung parang sagpanga na yung nanay niya, kinakain na ng lupa. Tama yung sinabi na yung Lopez to uubusin ng pamilya. Grabe yun. Tapos may reunion sa langit. Okay nang ina. Magaling yung banat ni Romano doon. Kaya parang para sa akin, nakill niya talaga. Pero to si Unico, pumalag naman talaga. Masakit din yung mga sinasabi niya. Pero at the same time talaga na maganda tong laban na to. Kumbaga sa akin, ito yung pagja-judge ko. Huwag kayong makialam, mga gago kayo, no? Kung magja-judge kayo, mag-comment na lang kayo dyan. Basta Tito Badang to, wala akong pakialam sa inyo. Ang binoto ko dito, si Romano. 1 and 3 sa kanya to. Kaya para sa akin dito, 10 si Romano, 9.5 naman kay Unico. Kaya bahala na kayo dyan, mga sira ulo kayo, no?